Ngayong inuugnay na naman ang isang grupo ng militar sa may planong pagpapanatili kay Pangulong Arroyo sa pwesto, muling pinagtatalunan ang tunay na tungkulin ng mga sundalo. Nagpapatrol Ses Orenia Drilon. Dati nang magkakontra sina Brigadier General Jonathan Martir at General Danilo Lim. Noong 2007, si Martir ang nagpasuko kay Lim sa Manila Peninsula Siege. At noon pa man, magkaiba na ang pananaw nila sa papel ng sundalo sa lipunan. Si Lim naniniwala na may mga pagkakataong dapat makialam ang sundalo sa politika. The AFP is the protector of the people in the state. Then, hindi natin maibabaliwala yung possibility na meron pa rin mga lalahok sa ganyang pamamaraan. Hindi na kami, siguro, hindi na. But so long as we don't address the root causes of these problems, laging hindi nawawala yung possibility na ganyan. Pero si General Martir nanindigan na hindi dapat nang hihimasok sa politika ang militar. The military should never intervene in any way in a political situation. It's unprofessional for a military man, the way we were raised, the way we were trained. We can't use our own weapons and our own capability to take over a government. That's preposterous. No government in this world would allow that. Yeah. So, sino ba na ayaw naman kay Lee? Kailangan makialam, lalo na kung nakasalalay dito ang kapakanan ng nakararami. Alam natin kung anong kwento nung 2004. Garcia tapes, totoo yun. So what, then that injunction no longer holds. Sabi nila, huwag kayong makialam sa politika. Tama yan, totoo yan. Yung kapwa ko nga military, nakikialam din eh. So, what happens now? You know, that injunction no longer holds. Aminado si General Martir, may mga opisyal na maaring magsamantala kapag hindi malinaw ang resulta sa darating na halalan. Pero sabi niya, kakaunti lamang ang mga ito. Iisa lamang ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang sundalo ng bayan. Ngunit magkaiba ang kanilang interpretasyon kung paano gagampanan ang tungkulin ito. Ses Orenia Drilon, Patrol ng Pilipino.